Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, magandang gabi po. Nako po, patapos na. Hindi pa naman patapos pero halos malapit na. Ang Game 7 po na World Chess Championship between Ding Liren at Nepomniachtchi. Exciting part na po tayo. Kung mapapansin nyo, 14 minutes na lang si Nepo, 12 minutes naman po si Ding Liren. Kaya napalive na ako eh. Pero bago na tumuloy dyan, bibilisan lang natin. Mabilis na recap. Grabe po ang nangyari. So E4, E6 naging French. Grabe French po yung opening, oh. Grabe French. Hanip, no? Nagbago si Ding. Ang daming planado ni Ding natira, ano? Oh, eto ang matindi. Ina-atake ni Nepo. Grabe atake ni Nepo. Pero good move doon. Tumakbo yung doon. Ayan, oh. May mga nakakatakot po na tricks dyan, eh. Yung doon, tapos sacrifice. Kaya nga, inaantabayanan. Pero tinunak muna yung B3. Nag-knight lang po sa H4. Nag-F4. Nag-Bishop D6. Eto yung maguloy. Pagkatira po ng C3. Badabim! Sinacrifice lang. Sinacrifice? Ayan o. Oh, nagkakaina na ganyan. Ang ending, quality down. Ito pong si Ding Liren. Pero meron po siyang dalawang magandang bishop, no? Yun nga lang, pagkatira po ng bishop E4, pinapalit agad eh. Kinain lang po yan, binawi, at sabi ng engine evaluation, maniwala ko sa hindi, equal lang daw to. Equal lang daw. So, ayan na nga, dinipensan, 1 point down, pero equal lang yan. Okay, so kung titingnan nyo, binibigay po yung pawn sa ngayon, no? Pero hindi kinain ng queen E3. Bakit? Ano po ba mangyayari pag kinain yan? Ano mangyayari pag kinain? Hindi ko din alam eh. Pero pag kinain kasi, ayan o, oh, tingnan natin ha. Anong gagawin? Rook dito siguro, no? Ah, rook D1! Oh, kasi wala namang magawa yung tori na yan. May bantay. May ganun pala, rook D1. Ma-autoplace pa yung tori sa H7 dahil sa pawn. Kaya nag-queen E3, tumira lang po ng H5, at sa ngayon daw, kahit quality down si Ding Liren dito, okay pa rin ang posisyon niya. Pero, ang matindi po dito ngayon, actually, eto yung pinakamatindi, 11 minutes na lang po si Ding, move 29 pa lang, samantalang si Nepo, almost 14 minutes, walang increment ito. Pag umabot ka ng 14 moves, saka pa lang madadagdagan. Saka pa lang po madadagdagan yan. So, sa ngayon, wala pong dagdag yan sa oras, kaya nakakakaba ito. Kailangan makatira po ng 11 move ito si Ding Liren within 11 minutes. That means, kailangan niya pong ano, walang blunder within 11 moves. Kasi, alam niyo naman, pag time pressure ka, prone ka talaga sa blunder. Marami kang mamimiss, marami kang hindi makikita. At ayun na nga po ang nangyayari sa kasalukuyan. Medyo mahirap laruin. No? Anyway, pareho naman silang time pressure. Okay? Kaso, para sa akin, no? Para sa akin lang, according to my experience, parang mas hirap pa kong laruin ito for the side of Ding. Sa kadahilanan na, lugi siya sa material eh. Siya po yung lugi sa material. Ayun na nga po, nag-G3 na lang para yung tori malaya na makaalis. Kasi may mga threat pa dun eh. So, pwede pumunta yan dito. Eto naman yung pressure eh. May mga ganyan po sigurong idea. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Sa 900 viewers po natin, shoutout sa inyong lahat. Welcome po sa ating live streaming. Hindi ako naka-live sa YouTube. I-upload na lang natin to sa YouTube. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Welcome sa ating stream. Hindi ko ma-shoutout yung pangalan mo, J-Port. Good evening, good evening. Sana po ma-share nyo po at ma-i-like nyo po yung ating stream. Marami pong salamat. Sa 1,000 viewers natin, welcome to our streaming. Yung mga hindi pa po nakapalok, palok kayo. Uy! Go Team Ding! Ah! Ding ka pala? Sabi ni Grandmaster Oliver Barbosa. Ding ka pala? Ako hindi ko alam kung sinong papaboran ko sa dalawang ito eh. Richard Bell, yes, D.O.A. Thank you po sa 100 star. Aba, hindi sira yung star natin. Gumagana, oh. Gumagana po ang 100 star. Palakpakan po natin yon. Ang hindi ko alam kung gumagana 200 star. Nambubudol na naman ako. Anyway, sa ngayon, less than 10 minutes na lang si Ding. Grabe yan, no? Ito yung kasunod eh. Well, ang sinasuggest po dito ng engine, igalaw daw po yung bishop kasi ang problema po kasi sa ngayon, nito pong ni Ding Liren, yung tore hindi makagalaw dahil babagsak yung bishop. So sabi, ilayo mo na lang yan sa kapahamakan, ilayo mo sa panganib, para malaya na makagalaw yung tore mo, pwede ka naman ganun, babagsak po. Yun po ang sinasuggest dito. Yun nga lang, pagka inalis dito, mukhang kailangan pa rin itira yung rook C4 para pagka rook D3, may kain naman doon sa may C5. Inatras na nga ni Ding, sa F6 niya nilagay para nakhit pa siya sa H4. Okay, pwede rin, no? So, malamang sa malamang, alamang, igagalawin yung tori. Hindi ko alam kung dito o dito kasi pwedeng may pinipreso yung dalawang yan pareho, eh. Shoutout to Joseph Daniel Belyesa D from Dubai. Salamat, Richard, ulit sa star, no?
O, yan po ang nangyayari ngayon. 1,200 viewers natin. Shoutout sa inyong lahat. Exciting yung part na to. Wala pang increment ito kahit 30 segundo. So, ibig sabihin, move 30 pa lang sila ngayon. Kailangan nilang maka 10 moves within that time. O, 9 minutes kay Ding. 12 minutes naman kay Nepo. Kasi matatalo sila sa oras pag hindi sila mabilis sumira. Kaya nga sa ngayon, ako ha, well, position is a big factor, pero sa ngayon, para sa akin, mas lamang pa ng konti yung factor ng time pressure dito eh. Kasi pag walang time, kahit sino, nagkakamali talaga, nagblablander, may namimiss. Oh. Yung iba, X lang yung namimiss, pero dito, namimiss yung tamang tira. Ayun na nga mo, nag-rook C4 si Ding Liren dito, I mean si Nepomniachtchi. Kung sino po sa tingin mo ang makakakuha ng Game 7, interesting na tanong, hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Mamaya, magsasalita ulit ako after makamove 40 sila. Okay? Kasi pag ganitong walang oras, medyo mahirap matansya yan eh. Anything can happen. Mabilis po si Nepo. Hindi din naman kabagalan si Ding. Oh. Kaya hindi natin masabi yan. Sa nerves, magkakatalo kung sino ang medyo hindi kabado. Kasi pag ganyan talaga, kabahan ka gumagana ito ng Sir Coach. Salamat Sir Richard. Nagana 200 star. Alam niyo na kung anong kasunod. Baka tingnan natin kung nagana pa. Tama na yung pambubudol ni Coach. Focus po tayo. Salamat Sir Richard. Ayan. So eto na. Nag-rook C4 na nga. Ang sinasuggest dito po, grabe ang idea ng engine, no? Kasi bukang looking good na yung bishop dito, ha? Bukang looking good na nagkocontrol ka ng longest dark diagonal. Yan ang pinakamahabang diagonal line, eh. So, usually, yung bishop maganda dyan. Pero the engine is saying, wag ka na dyan. Dito ka na lang, sir. Ayun, no? May sinasuggest siya, bishop D8. Yun lang daw ang gagawin. Pwede ka ng transfer sa kabila. Depensa dito. Hanep, no? Interesting yung idea ng engine, pero sa ngayon, less than 8 minutes na lang po si Ding Liren. Shoutout po sa 1,500 viewers natin. Yung hindi pa nakalike, mag-like na. Yung hindi pa nakafollow, mag-follow na. Yung mga follower natin, pogi lahat yan. Ayan, shoutout sa inyong lahat, no? Welcome po sa ating live streaming. Ayan. O, anong gagawin mo ngayon, Ding? Bilisan mo ng konti kasi move 31 pa lang, siyam natira. Ibig sabihin, he needs to make 9 moves. At ang average ng isip niya lang, less than a minute per move. Naku po, mahirap to. Promise. Mahirap yung mga ganitong sitwasyon. Ang hirap to eh, kasi maraming beses ko nang naranasan yan. Winning ako, time pressure, natatalo. Kasi nga, kahit naman winning ako, hindi time pressure, natatalo pa rin eh. Wala talagang lusot. Dinadayin ako lang yung time pressure. Pero natatalo pa rin kahit di time pressure. Anyway, ayan na nga, nag-isip si Ding. Less than 7 minutes na lang po. Thank you po sa mga nag-share. Shoutout natin yung mga nag-share. Si Love J, salamat sa pag-share. Thank you kay Jomary for sharing. At kay Francis J, yum yum. Thank you for sharing. Kay Chen, hinampas. Uy, grabe, masakit yun. Kay Jason, kay Charles Espina. Kay Anthony Mutok, ayan. Thank you po sa mga nag-share. Kay Mark Angelo, Dim William, Givara Loves, ayan. Thank you sa inyo nag-share, ha. Salamat. Kay Witzel, ayun mga naunang nag-share yun, ha. Kay Christian Adora, many times niya pang shinare. Thank you so much, no? Ayan. Salamat po sa mga nanonood, nagsusubaybay sa ating stream. MJ Adrales, thank you for sharing the stream. John Michael Medina, kay Rodel Cruz, ayun. Kay Rodel Cruz, aba, very good, ha. At kay Nelson Petalcurin, kay Aaron, thank you for sharing kay Gerald Cabrillas Mayo at kay Klein Penuela. Okay, Reniel Angelo Enriquez at kay Rolando Ajero. Reniel Angelo Enriquez, ayan, paulit-ulit kasi dalawang beses nag-share. Very good yun. June Fernandez, Igo, Jeffrey Combatet. Salamat sa nag-share. Babalikan ko yung iba pero mag-analyze lang tayo dito. So sabi ko nga kanina, Bishop D8 is one of the suggested line pero hindi ginawa ni Ding. Sabi ni Ding, hindi ako bading. Ay, agresibo ako, sir. Huwag mo akong paatarsin. Ako ay anak ni Andres Bonifacio. Susugod lang ako. Ay, yun, no? Ang tapang, sir. Ang tapang, oh. H4, sumugod. Wini-weekend po yung kanyang diagonal dyan. At tatandaan, libre po yan. Libre yan, ha? Pero pag kinahin mo kasi, makakabalik yung bishop. May pressure na naman doon. Ay, quality down siya po ang umatake, no? Kinoy lang ni Nepo, walang sabi-sabi. 5 minutes na lang po si Ding, less than 6 minutes samantalang almost 12 minutes pa dito si Nepo. Anong gagawin mo, Ding? Itira mo na. Move 32 pa lang. 8 moves pa kailangan mo, sir. Grabe, ah. 8 moves pa ang kailangan.
Ayan, shoutout po sa mga nag-share kay Muslimen Amino Aro, Rodgas Sibcon. Ayan, kay Irvin Ray Diongson. Salamat sa pag-share kay Tom Scale, Gerald Cabrillas, Mayo siya ulit, no? Charles Marine, ayan, JNR Pedronan, kay Gerald Cabrillas, Mayo. Aba, paulit-ulit nag-share. Pwede niyo po i-share sa group yan, eh, kung saan group man kayo. Kay Clarence Osorio, Del Brando, Calamba Pantelion, ayan, kay Jeffrey Combate, ayan sila ulit. Salamat sa pag-share kay Mark Dagulo, kay Kurt Russell Ermino, ayan, kay Gerald Cabrillas, ayan. Thank you ulit sa pag-share, Gerald, ha? Nakarami ka na, very gooder ka. How to be bogey coach? Well, tayo po ay inborn yan. So ngayon, anong gagawin? Yun na nga, babalik na yung bishop kasi may pressure na ulit. Yan po ay computer suggested move. Yan po yung mga sinasabi ko po, hindi po ako yan na nagmamagaling, ha? Pero yan ay computer suggestion move. Wrong move ata si Ding. Hindi. Interesting yung ginawa niya. Gusto ko yun. Pag ganitong time pressure, let's say, sabihin na natin time pressure si Ding, medyo risky yung ginagawa niya. Pero yun nga yung gusto ko sa laraban nilang dalawa. Yung dalawang ito, kahit time pressure, nagre-risk. Hindi yung relax-relax tira lang tulad ng mga match ni Magnus dati na puro tabla nangyayari. Eto, tingnan nyo. Oh. Ang daming imbalances. Nagkakagulo na naman. Wala pang oras. Ayan na nga, 4 minutes na lang si Ding. Samantalang almost 12 minutes pa rin dito, si Nebo hindi makatira si Ding. Ding! Baka mataranta din ka mamaya sa sobrang wala ka ng oras. Naku po! Delikado, no? Shoutout po sa 1,800 viewers natin. Ang sigla ko, no? Partida, masama pakiramdam ko. Actually, ayun, pinapawisan lang ako kasi uminom ako ng gumawa. Sabi ng Mrs. Kusur ka, magla-live stream ka? Eh, ang ganda ng laban, eh. Nanonood ako. Gusto kong makita nyo din yung ganda ng laban. Ayan na nga, oh. Ding ang bato. Dali, Ding. Ako yung kinakabahan sa'yo. Oh, nice. Tumira ka. Grabe ka. 3 minutes and 25 seconds. Kailangan mo pa ng 8 tira. Ibiblitz niya ba lahat yan? O nagkaroon na lang ng laglag ito? Teka lang, ha. Baka nagkalaglag. Ire-refresh na natin. Bakit hindi tumitira si Ding? Talagang ako yung kinakabahan. Grabe naman yan, Ding. Talagang hindi pa tumitira si Ding. Oh, coach, pa-shoutout po kay Bella Agbayari. Thank you, coach, for inspiring me sa paglalaro ng chess. Ang ingay ng mga bata. Wait, can you close the door, please? Thank you. Jude. Shoutout po sa mga viewers natin, ha? Thank you, MB Adardless. Thank you for sharing kay sa mga nag-share. Isaiah Crystal Blanco. Thank you ulit for kay Eddie Trips. Ayan, thank you ulit for sharing, ha? Salamat, ha? Kay Errol John Cardones Parondo. Uy, kapatid ka ba niya, no? Nicholas Rolly. Tony Trasona, Alexis Cyrus Albuero, Jeffrey Combate, ayan, kay John Rel at kay Dave Ballesteros, Jovel Katandihan, thank you po sa mga nag-share, maraming maraming salamat. Ding, ano na, galaw-galaw! Teka lang po ha, baka nag-error lang yan eh, baka ano lang tayo dito eh, napaprank tayo, it's a prank! Panonorin ko yung main live streaming, kasi hindi tumitira, imposible yan, ang wala ng oras, 2 minutes na lang. Hindi pa makatira. Ang haba pa. Kailangan niya i-bid-bid yung mga natitirang walang tira. Hanip na yan, Ding. Ay, totoo. Hindi talaga siya tumitira kahit sa live board. Hindi pa tumitira si Ding. Grabe ka naman, Ding. Itira mo na yan. Kinakabahan ako, Ding. Eh. Pag-greet. Nasa Mrs. Kong pupunta na naman. Saan pumunta? Pumunta na naman. Nang dorm at iniwan ako, mahal na mahal ko siya, sabi ni Sander Kuraming. Ayan, thank you po sa pag-send ng star. Grabe si Ding, hindi ba talaga ito? Pero alam mo yung sure niya, ganun lang siya. Relax na relax. Tayong viewers, kinakabahan na. Less than 2 minutes, walang increment. Ayaw pa rin tumira ni Ding. Baka ang nangyayari kay Ding, nawawala yung bato. Akala niya, nalagay niya sa bulsa niya, hinahanap niya ngayon, kaya di siya makatira. Wala siyang powers pag wala yung bato eh. Magagalit sa kanya si Ate Nada. Visit. Ding, isang minuto ka na lang. Isang minuto ka na lang. Tumira ka na, Ding. Grabe ka, Ding. Tulala si Ding. Hindi tumitir si Ding. Kinakabahan ako. Napapanood ko yung live streaming eh. Hindi talaga gumagalaw si Ding. Ano na, Ding? Nakalimutan niya yung oras niya. Close the door please, Jude. Can you close the door please? Ding. Ingay nila sa labas eh. Ang ingay ko na nga eh. Walang internet si Ding. Hindi, tumira po siya. Blunder daw rook dito. Finally, pero 45 seconds on the clock.
Meron siyang hindi halatang threat. Yan po yung sacrifice mate. Hindi sacrifice, pero yan ang kanyang threat. Grabe naman, ding! Tumira din, hindi nakita yung Bishop E5 wherein Black will have a slight advantage. Yan ang sinasabi ko. Pag time pressure na ganyan, wala talaga. Grabe si Nepo, palakad-lakad lang. 11 minutes na lang, palakad-lakad, laks mamblap. Tumira pero ang tagal. 45 seconds na lang po si Ding. Eto exciting, talagang tutukan natin to. Sorry po, hindi ako masyado makakabasa muna ha. Kasi wala nang oras to eh. Ano ang gagawin dito? Meron pong threat yan na hindi halata. Eto. Tapos check tas mating ganun. Ganun yung threat niyan. Ang tanong, ano ang gagawin para depensahan? Ang pinaka-obvious po na nakikita kong way is to play Queen G3, ipapalit po yung Reyna. At yun din po ang sinasabi ng engine dito. Yan daw po ang pinakamagandang tira. Ang tanong nga, makikita ba yan ni Nepo? Tingin ko makikita niya yan. Ang problema kasi, pag pinalit mo yung Reyna, yung tore nasa loob ng bahay mo, pwedeng limas-limasin yung mga pawn eh. Pero tandaan, quality down si Ding, lugi po siya ng materyales, kaya medyo delikading. Aba, nag-rook lang po siya sa may ito, sabay umangat lang yung tore ni Ding, mabilis niyang tinira yun, automatic. Pero blended! Nakalimutan yung pawn. Aray ko po. Tagilid si Ding. Naku po, wala eh, 44 seconds ka. Ano namang mapapala mo sa 44 seconds? Eh, merong pang natitirang pitong tira. 44 seconds, pitong tira. Hindi ka magkakamali. Parang ako ikaw. Kasi hindi ako nagkakamali pag ganyan. Dahil nagre-resign na ako agad. Parang wala na mali. Nagre-resign na. Ay, ray ko po. DGC Ding talaga. Grabe to. Nakalimutan niya yung pawn. So, ang magiging ending niyan, malamang mapalit-palit. Papalit-palit, tas bishop takes. Malamang ganyan mangyayari dyan. Quality down eh. Nawala yung Reyna. Alam niyo po ba, pag kayo po ay lugi sa materials, ang kadalasang compensation niyan, may atake ka. Kaya dapat hindi mo ini-endgame, hindi mo pinapalit yung Reyna, itinutuloy, minimaintain mo yan. Pero sa pagkakataon ito, after Queen takes C5, mapipilit ang iparit. 9 minutes pa mahigit dito si Nepo, tingin ko makikita niya yan. Hindi pa to do or die. This is game number 7. Unahan, maka 7.5. Meron po silang 14 games. Ang score po sa kasalukuyan, 3.5 ba? Ay, 3 points lang, 3-3. Kasi 6 games pa lang eh. Mali na yung mat ko ah. Anyway, ayan na nga po. Nagkamali si Ding. Na time pressure, malaking factor talaga yung oras. Pag oras ang dumali sa'yo, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kundi si Don ito. Ay, iba pala yun. Wala. Tagilid, mapapalit. Nag-iisip si Nepo, 8 minutes pa siya, isusureball niya yan. Ako, naniniwala ako makikita to, definitely. Ipapalit yung Reyna, yan ang goal mo eh. Yan ang goal mo kasi yung king niya, medyo hindi safe yan. Kaso pag nawala naman yung Reyna, madadali siya. Ang tanong, bakit ko sinasabi mong persadong mapalit yung Reyna? Ano pang gagawin mo pag hindi mo kinaya? Saan pupunta muna yung Black Queen? Saan? Wala pong iwas yan. Pwede ka pumunta dito, check, mapapalit talaga. Pwede ka umatras doon, napakapangit naman, very passive. Baka nga pwedeng kainin or pwede dito. Medyo alanganin po yung ganong sitwasyon. Ay, ano ba yan? Pagka Queen F8 pala, kakainin lang. Mali-mali din ako eh. Pagka Queen F8 pala, kakainin lang. Ang ibig sabihin, pagka dito, pwede ka naman mag-Queen C8. Versado, walang pupuntahan yung Reyna pagka Queen C5. Kaya nga po, ayan, question mark ang nilagay sa tiradang Rook D3. Pero anong magagawa natin? Walang oras. Anyway, tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Wala, move 33 pa lang po, sir. Move 33. Pitong tira pa, 44 seconds na lang si Ding. Pitong tira pa. Grabe, ang ganda na ang ginawa niya. Nakasurvive siya, yung sacrifice. Pero tama yung sinabi ko kanina, di ba? Ayan na nga, kinain. Immediately, chumbek. Para magkaroon ng square dito, tatakas. Pero tama yung sinabi ko kanina, automatic, pag time pressure, kahit sinong lamang, hindi na ganun ka big deal. Kasi ang time pressure po, wala, ano yan eh. Talagang kalaban lahat yan ng mga chess player. Pag wala kang oras, wala kang time mag-isip, most likely magkakamali ka. Kaya lang naman po hindi nagkakamali yung karamihan ng chess player, may oras para mag-isip. Nakikita yung mga tamang tira. Pag eto, limited yung time mo, wala.
Okay, nakita niyo yung ginawa po ni Ding. Talagang inaano niya na lang yan. Wag nating ipapalit. Kasi pag pinalit, durog. Yun nga lang, ang problema po niyan, mukhang nakakapasok siya. Ang bilis ng counterplay, mga sir. May mga tira dito. Ayan. Tirang ganyan. O, ano pang gagawin mo? May mga ganun din, pressure. Pwede na nga rin kainin na lang. May mga check. At sinasabi po ngayon, lamang po talaga ang puti. Actually, winning na daw po ang puti. 6 minutes pa si Nepo, 43 seconds si Ding. Mabilis na po tinitira yung mga bagay-bagay, biniblitz niya po. Si Nepo na mag-champion dyan. Kakagising ko lang. Na panaginipan ko. Ang lapit yung panaginip mo. Chess muna bago bagsak sa exam bukas. Meron akong bagong reels na gagawin. Comedy. Anyway, shout out po sa 2,400 viewers natin. Don't forget to share our stream. Ayun na, nakita ni Nepo yung tamang tira. Chess player si Nepo, syempre ina-atake yung tore, iiwas ka. Iiwas ka kung saan may atake pa. Oh, di ba? Nakaligtas ka na, may pressure ka pa ngayon. At pwede pong sundan yan. Example, nag-king move, wala. Susundan ka ng ganyan. Ayan na nga, nag-king move na lang si Ding. Kaso, anong gagawin mo, Ding, pag ikaw ay tinirahan ng rook si F4, Ding, malamang maparesign si Ding. 17 seconds na lang siya. Meron pa pong apat na moves kasi move 36 pa lang. Olats talaga. Sobra pa ka-olats. Nadali. Nadali sa oras. Sa oras nagkatalo. Aray ko po. Ayan na. Umataka na yung sakit ko. Ayun na nga po. Wala na. Iyak tawa na si Ding. Ding, ding, ding. Bara ding, ding, ding. Wala na eh. 5 seconds, 4 seconds, tumira ka Ding. Eh yun, kinain na lang po yung kanyang pawn. Wala na, kahit endgame na po yan. Limas lahat ng pawn. At nag-resign na lang. Nag-resign na po. Kalungkutan for the side of Ding Liren yun, sir. Tagal niyan tumira dun eh. Balikan natin. Balikan natin yung crucial part. Ayan o. So pag kinain, lamang daw po ang na-miss ni Ding, Bishop E5. Pressure doon. Siguro ang iniisip dito ni Ding, eh wala namang kwenta yan, gaganon lang eh. Di ba? May ganon lang. Alam niyo ba yung na-miss ni Ding dito? Ha? Ito, badabim. Bishop takes H2. Hanip na yan. Na-miss ni Ding yan? Sacrifice the bishop. Kasi pag kinain pala yan, ang mangyayari, Rook D1 check. Saan ka pupunta? Malamang umangat ka. At kahit saan ka pumunta, checking ka ulit ng tore. At pag tumakbo yung king mo, kahit saan may kain doon, nabawi mo yung quality up, ang sagwa ng posisyon ng king ni Nepo, winning na. Grabe yun. Na-miss ni Ding yung sacrifice. Malalim yung sacrifice pang chess player eh. Kung may oras yun, makikita yun. Anyway, after Bishop E5, ang sinasuggest po dito, Queen F2. Yun nga lang, pagka Queen F2 kasi, nawala po yung pressure sa E5, di ba? Malaya na yung rook dito. Malaya na. Ang sasabihin nyo siguro, eh, merong E2 naman ah. Merong rook E2, kaso may check. At hindi po maiharang to kasi may check na naman. Ayan o, hindi mo makain kasi overloaded yung reyna, may rook E1. Ano yung panaginip ni RJ? Tama! Grabe yung na-miss. Good luck sa exam nyo bukas. Na time pressure eh. Pero nakita nyo yung laban. Pakita ko lang kung gaano ka team dito ha. Like time pressure ka, ititira mo H4. Ganon sila maglaro. Hindi safe play. Talagang nagtatry manalo pareho. Hindi yung tulad yung iba. Wala, safe play ang pipiliin eh. Yung okay lang matabla. Yung pinipili nilang linya, yung okay. Ayoko ng lamang na lamang. Okay na ako sa slightly better. Bawi-bawi din Ding. Sayang, good fight pa rin. Ganda ng laban. Oo, ganda ng laban ng dalawa. Ako, oh, hindi po ako talaga nagbibiro. Para sa akin, ito po yung best World Chess Championship match na napanood ko. Simula po ako yung nagkaroon ng interest sa chess. Grabe yung laban, oo. Balikatan. Balikitan mga sir. E bukas, sino mananalo? Si Ding na naman. Grabe yung laban. Anyway, thank you po sa mga viewers natin. Batiin lang natin yung mga nag-share kay Janus Raven Obrigenes. Thank you kay, ayun, si teammate ko, si Koy Max Mendez Mabasa. Shoutout sa iyo. Kay Coach Rolly. Thank you for sharing kay John JM NC. Kay Hanoa Katagis Buensalida. Tama ba ka-pronounce ko?
Ferdinand Sambale, thank you for sharing. And I'm best machineer. Kay Carl John Apilisok Agbayani, thank you. Kay Dustin, kay Ferdinand, ayan, thank you. JR Tampos, Joselito Calambro Jr., JB De Los Santos, kay Ruel Galbe, kay Luis Agulto, Christian Paul Hamantre Diaz, thank you po. Kay John B. Oy, kay Sander Kumaring, ayan, thank you. Pag-greet po ang bisis kong papunta na naman sa dorm. Ayan, kanina pa pala yan. Anyway, thank you po sa mga nag-support sa atin. Thank you po sa mga nag-share. Roma Christian Corfus, kay Ace Kakap, kay John Aaron Barcelon, kay Leonard Pabre, Roland Tirado, Janus Raven Origenes. Ayan, thank you ulit sa inyo. So, hanggang dito na lang po tayo. Abangan nyo bukas kasi ako, timingin lang po yung live streaming ko dahil bukas may pick-up ako eh. Finals po ng pick-up, play-off pala, maglalaro ako. And then also, naglalaro yung mga estudyante ko sa National Age Group ngayon, nagpe-prepare ako para sa kanila. Kaya pasulput-sulput lang po tayo. Anyway, thank you po sa lahat ng sumuporta, nanood, at nakisama sa atin. Muli ito po ang yung Coach Pini Master, Daniel Kauso. Hanggang sa muli pong pagkikita, mga kabiyahe. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye po at God bless. Bye-bye.